So announce ko na lang yes. Din sa inyo ha. So sabi nila yung Filipino War Veterans Foundation or PhilVets Incorporated in-invite yung mga veterans and spouses to avail of free medical consultation, medicines, food supplements at PhilVets Medical Outreach Clinic number 14 at PhilVets Center, Pamayanang Diego Silang, Barangay Ususan, C5 Road, Taguig City on July 13. Ngayon yon, no? July 13, 2017 at 8 o'clock in the morning to 12 noon. So, maya-maya lang, magsa-start na sila until 12 noon. And on July 18 naman, magkakaroon ng launching of Medical Outreach Clinic number 5 at number 15, Barangay Bulihan, Cavite. Tuesday po yan next week at 8 o'clock in the morning to 12 noon. So, kung may mga questions kayo and other inquiries, call 519-9927 and 519-9928. Ang ganda niyan ha, kasi yung mga lolo at lola natin, lalo na yung mga nakipaglaban para yes, sa atin, no? Nung mga... That's the least that we can do. Yes, yeah, diba? Diba? Napakaganda nitong klaseng ganitong serbisyo. At isa bibigyan sila kasi syempre ngayon ng mga main problem talaga nila, yung kalusugan nila. Oh, dahil matatanda na, maganda talaga yan dahil, syempre, yun na nga tulad na sinabi mo, matatanda na sila. That's the least that we can do. And of course, kailangan talaga nila ng medical attention. Oo. Siguro, feeling ko lang ah, kasi ako nga, nang bata pa, technically compared to them, ang labo na ng mata ko, karamihan sa kanila siguro, medyo yun ang number one concern, no? Yung paglabo ng mata. Buti saka, na lang yun. Ano? Sa akin magulat. Dok, kinasigaw ba ang paglabo ng mata? I'm sorry. Nasa lahi ba ang paglabo ng mata? Hindi. May konting factor siya. Malabo mata na parents. Dok, pag hindi ka vegetable eater, nakaka-impact ba ng eye health na yun? Hindi mo masyado. Oh. Kasi doc dito. Sorry. Sorry, di ka lang sasabi ko. Hindi kasi ako makain ng gulay. So, kinukonvince lang kumain ng gulay para kaya daw. Kaya doon nalang. Kaya doon nalang. There are natural antioxidants that are found in vegetables. Just good for the eyes. So, pwede naman. Pero going back din sa mga matatanda, kasi usually yung mga, di ba, do kaya kailangan nila ng mga medical attention. Marami na rin sila mga dinadamdam, may mga sakit sila like diabetes. Oh. Yeah. Pero I was just wondering do kung pagka may diabetes ba, may possibility ba na lalabo din yung mata ng tao may diabetes? Yes, pag may diabetes, yung kanina no na binanggit ko yung lente. Ang lente ng taong walang diabetes parang ganito ho, no? Clear. It's the one inside the inside the eye, no? Ito pong lente tulad nito. Okay? Okay. Now, if the patient has high blood sugar, the sugar tends to draw the water inside the lens. So, namumuti po siya. Blurred. So, there's more tendency to have cataracts. Oh. At a quicker rate. Uh-oh. Tapos, yung kanya pong retina, ito, sorry. Oh my God, yung mata ko. Ito pong retina, namamaga po yung pinaka-center ng retina called the macula. Yan, ang tawag doon, maculopathy. So, lumalabo rin siya. Uh-huh. And then, if the condition worsens, they will get, I'll show this, ha? Sige po. This is a picture of, where's that? Sige po, this is a picture of a normal retina. Healthy. Okay. A healthy retina. Uh-huh. And this is a picture of a patient with diabetic retinopathy. Oh, no. Iba yung kulay. Well, yung kulay sa photograph lang. Printing kasi. But what, these are retinal hemorrhages. Oh. Ito. And these are protein exudates that leak out of the blood vessels. Okay. And then this is dead cells called cotton wool spots. Okay. So yun yung mga senyales ng diabetic retinopathy. Pero Doc, I was wondering kung nakikita ba yun ng naked eye namin, bawa yung ganyan, o itong taon to may problema sa mata, or kailangan mo pa, of course, yung tool mo para makita, yes, ma-diagnose na something's wrong. Yeah, we need to do something called a dilated fundoscopy. Mm-hmm. So, ang ibig po sabihin yun, yung pupil, ito po, no, yung pupil, with drops, lumalaki po siya na parang camera. Pag yan po ay malaki na, kitang-kita na po namin yung loob ng retina. Okay. And we can only be done through screening. Yes. Incidentally, we'll have a free screening for the entire month of August kasi sight-saving month yun. So, it's part of our project with our senator na magkoconduct po kami ng libreng diabetic screening for the entire month of August. Saan po ito? Sa Fatima. Fatima. Sa Fatima. Of course.
So, for us to detect, kasi po, a retina like this can actually see 20/20 sometimes. Mm-hmm. Kung wala siyang macular edema. But yes, this is different from a normal retina. Okay. Yeah. At pag naglumala po ito, nagkakaroon din po ng additional problem called new vessel formation, no? Neovascularization. Uh-huh. Pag mga bagong ugat, ano nangyayari, Doc? Nahihila po yung retina at nagkakaroon ng retinal detachment. And the vessels themselves, they pop. And then cause hemorrhage, uh-huh, bleeding, inside the vitreous cavity. Yes. So, yung ilaw, kahit pumapasok sa, kahit, let's say na kahit malinaw yung lens, pag pumasok yung ilaw, naharangan ng dugo. So, doon nagkakaroon ng blindness. Pero sa taong may isang retinopathy, nakaka-experience sila nang nakakita nila parang blurred, di ba? Blurred yung paningin, yes, nila. Blurred. Tapos meron bang sakit sa ulo, parang ganon, nagmamigraine ba sila? Well, sometimes it's all related. Dahil, halimbawa kung diabetic pinag-uusapan natin, maaring naglalaro rin yung kanilang blood sugar level, doon sila nahihilo, nanghihina. Mm-hmm. So, maaaring masyado mataas o masyado naman mababa. Yes. Mm-hmm. Yun ang problema sa diabetes. Okay, yung tatay ko, is diagnosed stage 1 ng diabetes. Kapag ba stage 1, pwede ka na rin magkaganyan? O pag mga malalang cases lang? Yes. Sometimes kasi yung actual point of diagnosis, it could have been going on, depending lang siya kung kailan siya nagpa-check up. But more, by and large, if you see retinal changes like this, yeah, more or less, mga 5 years na siyang diabetic kung meron ang nagsisimula. Oh. So dapat, una, on two counts, no? Una, na we have an idea how bad the diabetic retinopathy is. Mm-hmm. Second, we'll have an idea how long the diabetes has been around, hindi, yes, pa diagnosed. Diba, sometimes we'll be surprised, there's a diabetic patient na 20 or 30 year diabetic na siya, hasn't had a fundus examination. Microangiopathy yun, yeah, no? Pag nangyari po ito, nangyayari rin po ang mga problems sa kidney and sa heart and sa nerves. Oh. So it's all related. Mm-hmm. Doc, paano, I was wondering, yung treatment nito? Kasi usually, di ba, may edad na ngayon nagkakaroon ng ganitong yung retinopathy. Tama ba? Yes. Oo. Uh-huh. Tapos usually, nagkakaroon din sila ng glaucoma and other eye diseases. Ano po yung nauunan yung ginagamo? Paano yung treatment? Well, kung sabay-sabay na nagkakaroon ng problema. The way it's treated, it's you treat the source. Mm-hmm. And unfortunately, the source cannot be totally cured. No? Mm-hmm. So basically, kung mataas ang kanyang blood sugar, mm-hmm, for a prolonged time, then all the complications in the eyes and the kidneys are, mm-hmm, taking place. So a good blood sugar control is the best way to take care of the eyes. Pero minsan, pag umabot na ho sa proliferative stage ng diabetic retinopathy, mm-hmm, we have no choice but to do laser treatment dun sa retina. Mm-hmm. So, tinitira po siya ng laser, yeah, in the hope to regress the new vessels. Uh-huh. And the new vessels that cause neovascular glaucoma. Mm-hmm. So, yun rin po ang kanyang treatment. No? Mm-hmm. Ngayon po, meron na rin po mga bagong gamot na ang tawag po siya sa kanya ay anti-vascular endothelial growth factor. Mm-hmm. Mm-hmm. Ini-inject po yun sa loob ng mata to regress the new vessels. So, Doc, since ang talagang source nitong paglabo ng mata ng mga diabetic, yung kanilang sugar level, so ibig sabihin, manageable lang siya, hindi mo talaga siya totally matitreat, no? Kahit nasabi mo i-laser, there's a chance na pag tumaas ulit, nag-shoot up ulit, babalik, yung sugar level, babalik, lalabo ulit, right, sa mata. Right, and the laser is not a cure-all. In fact, pang-management lang siya. Minsan, nagtutuloy-tuloy pa rin. Mm-hmm. Just like, halimbawa, kung nagdugo na yung mata, we do a vitrectomy, that's not a guarantee that it will not bleed again. Uh-huh. So, yun ang problema talaga. The way to treat that is to get rid of diabetes. But unfortunately, there is no known treatment for diabetes yet. Now, we're and hopeful. There is, you can be blinded. Parang you can be blinded kapag hindi na-treat yun, di ba? Yes. Maaring mahulag. Yes. In fact, if you untreated, a person who has proliferative diabetic retinopathy and decided not to do anything, decided not to control his blood sugar, not to have laser, not to have vitrectomy when needed, sigurado po yun. Sigurado po mabubulag yung pasyente.
Ako. Uh-huh. Mami ko pa man din diabetic na. Kaya so, more than 5 years na rin. We have over 100 retina specialists in the Philippines. Mm-hmm. You think it's a lot, but it's actually kulang. Po yun. Yes. With 100 million po, no? So, actually, general ophthalmologists can do the same thing. Mm-hmm. We're about more than 3,000 strong. Still, kulang you think, kulang well, yeah, think about 100 cases. Million. sa dami ng diabetes cases, which is around 15% to 20% of the population. Of the population. So that's mga 20 million. Well, no? Projection lang po. Projection lang po siya. Pero yung event nyo sa August, Doc, yung sinasabi nyo activity nyo for August, sa hospital nyo lang po ba yun? Well, nationwide? The examination, no, it's just our hospital. Okay. Well, we hope that other hospitals will have similar mm-hmm. projects kasi nationwide po ang sight-saving month. Yes. So, other hospitals have their own projects. Uh-huh. They do cataract surgery, glaucoma screening. Mm-hmm. This is just one of our services. Mm-hmm. So, gagawin po namin yan ng libre for the month of August. Wow. Thank you so much, Doc. Thank you. So kasi pag may questions kami, lalo na sa mommy ko dahil diabetic, putahan ka na lang namin sa Fatima Medical, University Medical Center. Yes. Thank you, Doc. Oh, 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 oh.